Segue lá pelo cabelo. Se for, qual o problema? Já viu rico namorar pobre? Andang umaga mga kabike, this is our vlog number 1. Dalawa kasi kami, ako at saka yung kapatid ko na si Mark. So, ang episode ngayon ay tungkol sa disc brake. This is Shimano disc brake. Ang pagkakaiba nila sa itsura at saka kung paano sila ikabit. Tara, simulan na natin. Oh, ayan. Ready na sila. So, dalawang klase sila. So, isa, tawag na 6 bolt at isang direct mount. Ngayon, dalawa yung direct mount na nasa lamesa ko. Bakit? Abangan nyo na lang. Pero ang main idea natin ngayon ay itong mga center lock. Kasi, depende kung anong axle ang gamit mo, kung anong retainers ang gamit mo. Medyo malabo ba? Hintayin nyo. Papakita ko sa inyo ang pagkakaiba. Alright, so itong una nating ring, center lock, yung axle niya ay 12 by 110. So, madali lang siyang gawin. Ah, pero teka, anong kailangan natin ihanda? Kailangan natin ng, anong tawag sa tool na yun? Bottom bracket tool. Huh? Hindi eh. Oh, yung pangalis ng kaset, yung, or yung kaset removal tool. Sandali lang ha. 2 hours later. Oh, ayan. Ito ang cassette removal tool. Wala ka sa'yo pambili ng Shimano, kaya BBB muna. Ngayon, paano natin siya ikakabit? Simpleng-simple lang. Itong side na yan, sa baba. Itong side na to sa taas, kasi andun nga yung sulat, di ba? Yun yung naka-display. Ngayon, para trick naman, para medyo pro yung dating, itatapat natin yung ice technology dun sa butas ng pito. Para matchy-matchy. Tapos ito rin yung logo ng gulong. Tapos pag kinabit natin yung goma, nandun din yung logo ng gulong natin. Pero hindi ko muna sasabihin kung ano yung gulong. Kasi malay mo, makakuha tayo ng sponsor. Tapos, una, i-hand crank mo lang. Yan. Pagka medyo kumagat na, paikutin mo lang ng paikutin. Tapos ito, sa gitna. O, ayan. Tapos na yung unang rim natin. Rim number 1. Alright, so ngayon, dito na tayo sa pangalawang rim natin. Itong front rim na to ay 15mm/20mm. Pero ito, actual size ito 15. Ngayon, bakit ito natin bibigyan ng emphasis? Kasi iba yung locking mechanism niya. Kung papansinin mo, since malaki yan, hindi natin pwedeng gamitin yung stock na lock ring. So, ito ang gagamitin natin. So, hand crank lang natin. Pero teka, may nakalimutan na naman ako. Ano ang kailangan nating ihanda kung ganito yung lock ring natin o kung ganito yung hub natin? Ang gagamitin nating tool dito ay tinatawag natin na bottom bracket tool. Oh, amba. Ngayon, ito na naman ang gamit na natin from BBB. Ngayon, ito yung bottom bracket removal tool. Pero ito yung pang-external bottom bracket. Yung old school na bottom bracket, yung square taper, wala na ako nun eh. Ito na yung generation na gamit ko ngayon. So, tara, alisin na natin to. At nang mapakita ko na sa inyo kung paano siya i-lock in place. So, alisin nyo lang yan. Siyempre, gusto natin ng medyo professional ang dating. So, yung i-stick ulit doon sa taas. Ngayon, yung iba, hindi importante sa kanila yung salitang matchy-matchy. Eh, sa akin kasi, do it once, do it right. Eh, hindi rin naman tayo nagmamadali. So, ngayon, hand crank lang sa una. Bakit importante ang hand cranking sa una? Kasi at least nararamdaman mo kung lumalaban o hindi yung threads.
Pag nalaman mo, pag naramdaman mo na parang mali, parang lumalaban, mali talaga yun. Dapat easy lang yan. Ayan lang. Oh. Easy. Ngayon, pag naubos na, saka yun natin gagamitan ng tool. Ngayon, paano natin gagamitin yung tool? At may yung mga ngipin na yan, nakuha ba ng autofocus natin yan? Ililinya lang yan natin dun sa mga pangil na yun. So, ganyan. Ngayon, meron akong pro tip. Meron kasing mga kapwa biker natin na medyo may kaartehan. Okay lang kasi pinaghirapan natin itong mga pyesa na ito. Eh. Kahit pa paano, kailangan din natin maging maarte. May kukunin lang ako, ha? Sandali lang. Oh, ayan. Nakabalik na ako. Paano natin gagawin to? Pwede natin itong patungan ng manipis na tela para hindi magagasgas. Kasi, babaong pa rin naman yan. Oh, ayan na. Saka natin higpitan. O, yan. Voila! Tapos na. So, ready na yung ating rim number 2. Ngayon, hindi ko napapakita sa inyo yung rim number 3 kasi napakadali lang nun. Basically, ilalagay mo lang yung tornilyo. Pero keen ba kayo? Or gusto nyo bang makita? Eh, medyo matagal. Yeah, hyperlapse ko na lang. Ngayon, eto. Kung titingnan nyo mabuti, kaya ba ng autofocus natin? Yep. Parang meron siyang gitling sa gilid. Yan. Kuha ba? Yep. Yan. Dapat yan, nakataas. Kasi itong tornilyo natin sa ilalim, ayan, kung makikita nyo, kuha ba? Kung di kuha, lalagyan na lang kami ng mga picture na macro. May mga ngipin-ngipin yan. So, dyan yan, para hindi siya iikot mag-isa. Okay, ngayon, hihigpitan na natin yung tornilyo ng ating disc brake. Ngayon, meron niyang special pattern para lang itong paghihigpit ng gulong ng sasakyan sa mga may sasakyan. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam kung paano maghigpit ng lug ng sasakyan, it should be crossway. So, start ka dyan, pag ganon. Bakit meron pang mga ganon-ganon? Para equal yung distribution ng tension nung ating disc. Ayan, tapos na yung ating 6-bolt Shimano disc brake installation. Ngayon, gusto nyo bang makita yung mga kinabit natin ng mga rim? Huwag na, medyo makalat sa workshop eh. Baka nyo sa susunod na vlog namin, ikakabit na namin yung sa bike. Makikita nyo na rin kung saan bike siya mapupunta. Alright guys, maraming salamat. Ito ang aming first episode. Kaya kung meron kayong mga comment, kahit gaano yung katindi, basta para sa ikaliligaya nyo, gagawin namin. Alright? Eat, sleep, ride.